Hello po sa lahat. Ngayon po ay mayroon akong ibabahagi sa inyo isang malikhaing kagamitang pampagtuturo mula sa mapanlikhang guro. Ito ay tinatawag na pagmamasa ng retorika, media at musika. Ang aralin ngayon ay may mga layunin. Una, na ipapaliwanag ang mahalagang termino sa gagawing pagtalakay. Pangalawa, natutukoy ang iba't ibang pangunahing tayutay na madalas magamit sa mga pahayag. Pangatlo, nagagamit ang media, particular ang musika, bilang kagamitang pampagtuturo. Pang-apat, nahahanap sa particular na kanta ang iba't ibang halimbawa ng tayutay at idioma. Ang katuturan ng talakay. Pagmamasa. Ang pagmamasa, ang ibig sabihin nito ay ang paghahalo-halo o pagsasama-sama ng anumang bagay o konsepto. Ang retorika naman ay kilala rin sa tawag sa sayusay, agham, at sining ng pagpapahayag, pasalita man ito o pasulat. Tungkol naman sa media, ito ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa komunikasyon, pangunahing sangay ng komunikasyong pangmadla. Ang musika ay isa sa pitong tradisyonal na anyo ng sining hinahaluan ng ritmo o himig, karaniwang sinasayaw o kinakanta. Ang anumang ginagamit ng isang edukador upang mas lalong mapagaan, mapadali at mapalinaw ang anumang paksang tinatalakay sa klase ay tinatawag na kagamitang pampagtuturo. Sa araling ito ay malalaman natin ang iba't ibang uri ng tayutay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tayutay? Ang tayutay ay salita o mga salitang matatalinghaga. Ang kahulugan ay konotatibo, hindi literal ang ibig sabihin. Rito ang mga halimbawa ng mga tayutay. Una ay ang simile o pagtutulad. Ang simile o pagtutulad ay ang paghahambing na ginagamitan ng mga katagang gaya, tulad, para, tila, kawangis, animo, at kahawig. Narito ang halimbawa ng pagtutulad o simili na ginagamitan ng para. Para kang uling na pinagbabaga at pinag-iinit ang aking puso at damdamin. Ang isa pang tayutay ay ang metapura or pagwawangis. Ang metapura o pagwawangis ay tahasang paghahambing ng hindi na ginagamitan ng mga katagang gaya ng tulad, kawangis, para, tila, at animo. Halimbawa, ang pagtuturo ay isang laro. Ang isa pang tayutay ay ang personifikasyon o pagsasatao o pagbibigay katauhan. Ang personifikasyon ay ang paggamit ng mga salitang inililipat ang katangian ng isang tao sa mga bagay na wala namang buhay. Ang halimbawa ng personifikasyon o pagsasatao o pagbibigay buhay sa mga bagay na wala namang buhay. Halimbawa, humahalik ang mga alon sa aking paanan. Binibigyan mo ng buhay ang mga alon, na ang katotohanan ay wala naman talagang alon na humahalik. Ang isa pang halimbawa ng tayutay ay ang hyperbole or pagmamalabis. Narito ang halimbawa ng hyperbole or
pagmamalabis ng kahulugan. Kahit butas ng karayom, papasukin ko. Pinalalabis mo dahil sa salitang kahit butas ng karayom, papasukin ko. Isa pang halimbawa ng tayutay ay metonymia or pagpapalitawag. Ibig sabihin ng metonymia or pagpapalitawag ay pagpapalit ng katawagan o ngalan sa bagay na tinutukoy. Ang halimbawa ng metonymia o pagpapalitawag ay ikaw ay ilaw ng tahanan, tagapag-ugoy ng duyan. Ang ikaw ay pinapalitan ng tawag na ilaw ng tahanan. Ang susunod na halimbawa ng tayutay ay ang sinikduki or pagpapalit saklaw. Ang ibig sabihin ng sinikduki or pagpapalit saklaw ay ginagamit sa pagbanggit ng isang bahagi ng kaisipan bilang pagtutumba sa kabuuan. Halimbawa ng sinikduki or pagpapalit saklaw, sawang-sawa na ako sa iyo, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Na ibig sabihin na ayaw mong makita ang mukha lang niya, ibig sabihin buong siya mismo or buong katauhan niya ay ayaw mong makita. Ginagamit lang ang isang bahagi na katawan na mukha. Isa pang halimbawa ng tayutay ay ang eufemismo o paglumanay o pagpahibas. Ibig sabihin ng eufemismo o paglumanay ay pinagagaan o pinagaganda ang isang masakit o marahas na salita o pahayag. Halimbawa ng eufemismo o paglumanay ay may anak si Chris Aquino na special child. O instead na tawagin mo mongoloid para hindi masakit, pinalitan mo ng malumanay na special child para medyo social ang dating, hindi masakit pakinggan. Ang pangwalong halimbawa ng tayutay ay tanong retorikal o tanong pasayusay, na ang ibig sabihin ay pagtatanong na walang inaasahang kasagutan. Halimbawa, amako, amako, bakit pinabayaan mo ako? So, walang aasahang sagot. Ang pangsyam na tayutay ay climax or pagsusukdul. Ang ibig sabihin ng climax o pagsusukdul ay paghahanay ng mga kaisipang may papataas na antas o tinig o sidhi. Halimbawa ng climax or pagtataas ng sidhi ay ang kanyang bagong kakilala ay nagpunla sa kanya ng bagong pag-ibig na unti-unting nagkaugat, tumubo, nagkasanga, namulaklak at namunga. So, paghahanay ng mga pangyayari mula sa pababa hanggang sa pataas. Okay, so pang-sampu ang anti-climax. So kung may climax, meron ding anti-climax na tayutay. Ang anti-climax na tayutay ay ang pababa ang antas himig o tinig na pahayag na ito. Halimbawa, dahil sa kawalan ng panahon at pagkakataon, ang pag-ibig na dating kay kulay ay unti-unting nangitim, nangupas, naglaho at nawala. So yung emotion ay pababa. Pababa siya. Oxymoron or pagtatambis ay isang halimbawa ng tayutay. Ang oxymoron o pagtatambis ay pagsasama ng dalawang salitang magkasalungat ang kahulugan o diwa. Halimbawa, tubig at langis, idarang man sa init, hindi rin tatamis. So, may dalawang magkasalungat na salita ang tubig at langis. Ang panglabing dalawang tayutay ay ang ironiya o pag-uuyam o parikala o balintuna. Ibig sabihin ng ironiya ay ang nang iinsulto ngunit sa paraang akala mo'y pumupuri. Halimbawa, kahangahangang magulang ipinahamak ang sariling anak. Ipinahahamak na niya ang kanyang sariling anak, ngunit tatawagin mo pa ring kahangahanga.
So yun po ang ibig sabihin ng ironiya, nang iinsulto ka na pero hindi halata. Paralipsis o pagtanggi. Ang tayutay na ito ay gumagamit ng hindi upang ihudyat ang akala na pagsalungat, pagpipigil o di pagsang-ayon, ngunit sa katotohanan ay pakunwari lamang. Hindi sa gusto kitang ipahamak, ngunit kailangan mong sumunod. So, sa halimbawang ito, hindi mo halata na hindi ka sumang-ayon, ikaw ay sumalungat na pala. Ang panglabing apat na tayutay o idioma ay ang alusyon or pagtukoy. Tungkol sa hiyograpiya, Biblia, mitolohiya, literatura, kulturang popular at kasaysayan. Pagbanggit ng mga kaisipang universal or popular na may tinataglay na malalim na pagpapakahulugan. Halimbawa, wala kang awa, isa ka talagang Hitler. So si Hitler ay may kaisipang universal na kilala na talaga na wala siyang awa. So ikaw, pwede kitang i-describe as Hitler. Ibig sabihin, wala kang awa. Panglabing limang halimbawa ng tayutay ay ang aliterasyon. Ang aliterasyon ay ang pag-uulit ng magkakaugnay na una o inisyal na tunog katinig ng mga salita gaya ng bahay, buhay, bagay, dugo, dagok, daga, bubuyog, bulaklak, bagabag. Halimbawa, lalapit-lapit, lalakad-lakad, lalamya-lamya, ang kaawa-awang bata. So, inulit yung unang inisyal na tunog na la sa lalapit-lapit, lalakad-lakad, at lalamya-lamya. Panglabing-anim na tayutay ay asonansya. Ang asonansya ay ang pag-uulit ng magkakaugnay na tunog patinig ng mga salita gaya ng ulan, unan, ulam, aso, asa, ama, iwan, ikaw, inay. O ang halimbawa, a-albu-alburoto, a-ayaw-ayaw, a-alis-alis, ang anak na aligaga sa kaniyang alaga. So inuulit ang unang patinig na a-albu-alburoto, a-ayaw-ayaw, a-alis-alis.